Magandang araw mga kabukid. Welcome back to my channel, El Kabukid. Ngayong araw to mga kabukid, nandito po tayo sa barangay Pamaldan ng Kabanatuan po, no? Para saksihan po itong magaganap na pag-i-spray po ng ating activator sa bukid po ni Sir Nilo De La Cruz na nag-avail po last season ng MaxiGrow na naging maganda po yung naging resulta. Maya-maya po, makakapanayan po natin si Sir Nilo at nang nag-iintindi ng kanyang bukid. Maraming salamat po. Antabay lang po kayo mga kabukid. Ito na po, ano? Napakaganda po ng buwan. Ng itsura. Ito po ay nga ngayon palalagyan dahil nung isang araw lang po siya tumawag. Siyempre, hindi pa naman po agad-agad ilalagay yung binhi dyan. Kaya sabi ko, pwede pa naman. Ano po? Yung protocol po kasi nating binabanggit ay 7 days bago magparotobetor. So, ito po, off protocol na po ito. Ano po? Kumbaga sa kuwan, yung schedule masyado ng hectic. So, pwede pa naman po. Basta malagyan ito ngayong araw na ito. And then, ilang days pa bago mag-sabog tanim, ano po mga kabukid. Huwag lang po yung nag-rotobator tayo, naglagay tayo ngayon, and then bukas sasabog tayo ng ating binhi. Baka po magkaroon po ng problema yung ating binhi kasi po yung ating activator, concentrated po yan. At baka po magkaroon ng problema doon sa binhi, ano po, kaya medyo iniiwasan po natin. Pero okay lang kung magkakaroon po ito ng pagitan, ano po, halimbawa nag-spray po ngayon si Sir Nilo, yung tao niya, ay magkakaroon po ng pagitan ng 5 araw o higit pa, mas maganda. O kaya nandito po tayo, no, bigla po tayong natawagan. Ayan po, ang sitwasyon namin dito, or ni Kabukid, ano po, ayan po, ito po. Papasadahan pa siguro ito. Kasi ito papantayin pa. Marami pa hong proseso itong gagawin mga kabukid. Mga kabukid, ano? Yung nasa likuran ko po si Kuya Joel po yan. Kung saan siya po yung nag-iintindi ng bukid ni Sir Nilo. Ano po? Tanungin po natin sila kung anong oras po niya na ibabad yung ating CHC activator. Kuya Joel, magandang araw po. Oh, magandang araw. Kumusta po kayo? Ay, okay naman. Okay, oo. So, anong oras nyo po na ibabad yung ating activator? Alas 5. Alas 5 kanina? Okay, umaga. Nang umaga? Nako, dapat yun ay 6 na oras. Pero anyway, pwede pa naman dahil matubig naman itong ating bukid. So, dyan na siya mag-a-activate. Tama lang din po mga kabukid, ano? Dahil matubig, no? So, ito po ay marami pang prosesong gagawin sa bukid na yan. Papatagin pa, ano? Papatagin pa yan. Papatagin pa. Lilinangin pa ba? Lilinangin. O, lilinangin, ano? Tapos susuyurin. Napakadaming proseso pa po ang mangyayari. So, ayun. Ano pong variety ang ating gagawin, ating itatanim ngayon? Isilate. Oy, hybrid. Maganda mamunga yan, mga kabukid. Yung hybrid na yan. Noong nakaraan kasi, late na kami nagkita ni Sir Nilo, ay malapit ng maglabas ng butil yung pala niya, kaya MaxiGrow na lang yung nailagay natin. So kayo po rin siguro yung nag-spray niyo yung kulay itim. Oo, kami. Okay din. Kumusta po yung naging resulta? Ay, maganda noon. Maganda ang inani. Maganda ba inani? Oo, ako na may natutuwa kasi nagpakitang gilas agad yung ating MaxiGrow, no? So saan nyo po nailagay yun? Kasi hindi ako nakarating nung time na yun dahil nagkasabay ng schedule, hindi ako nakapunta rito. Yung sa drum din, no? Nilagay din sa drum, sa drum tapos in-spray, ano? Tinatabo-tabo na lang namin. Ayun. Basta yun po, hindi naman yun binababad na, tinutunaw lang. Unlike itong ating produkto ngayon, kasi ito mga bakterya po ito. Nasusog po naman ang mga bad bakterya dyan sa bukid ninyo. O anyway, kahit naantala ang pagbabad, dahil matubig naman mga kabukid, dyan na po siya mag-a-activate, ano po? Dyan sa bukid na yan, dahil tuloy po ang labas po ng tubig. Ayan, no? Sa ating video, kung makikita nyo, no? Tuloy po ang labas ng tubig. So, ako na may natutuwa kay Sir Joel, kahit pa paano, pinaunlakan tayo ng konting oras. Kuya Joel,
napansin ko may umuusok dito. Ano ho ba ito? Uling. Ah, nag-uuling din kayo. So, mahirap ho ba proseso ng pag-uuling? Ay, mahirap din. Matagal. Matagal. So, yung ganyang karaming, ano ba yan? Yung mga sanga ng ano yan? Ito na? Ito na mga ito, punong ito? Puno natin. Ah, pwede pala itong mauling. Akala ko mangga lang. Hindi. So, lahat pala ng... Lahat. Nakahoy. Ng kahoy, ano? So, ayan, napansin ko tinabunan ho ng lupa, mga kabukid. Saglit lang, Kuya Joel. Lalapitan ko lang. Babalikan kita mamaya. So, ito mga kabukid, napansin ko lang. Ngayon lang po kasi ako nakakita ng proseso ng pag-uuling. Ano po? So, ito napansin ko, tinatabunan nila ng lupa. So, mamaya, tatanungin natin si Kuya Joel, bakit tinatabunan ng lupa? Ayan, balot ng yero, tapos yung mga kahoy nasa ilalim. So, balikan po natin si Kuya Joel. Ayan, napakausok lang mga kabukid, siguro. Kaya, hindi pwede ito malapit sa bahayan. Magagalit siya yung kapitbahay. Ayan. So, Kuya Joel, gaano karaming kahoy po yan? Ay, marami-rami din yan. Ayan? Marami. Maraming kahoy yan, ano? So, pagka natapos po yung proseso na yan, ilang sako ho kaya mailalagay dyan? Ay, magiging uling yan? Siguro, 30. 30 sako. Ba, marami-rami din. Tapos, ibebenta nyo na. Oo. Magkano naman na isang sako? 220 lang. 220? Ba't parang mura yata? Mura nga. Talaga naman. Ay, alam ko sa labas isa, eh. Walang pambiling bigas. Ayun. So, ayun mga kabukid, ano? Idea lang. Ako naman natutuwa at may bago tayong na-i-cover dito sa lugar ni Sir Nilo. Ano po? Dahil ito po isang compound, ano? Siguro, nasa 5 or 6 na hektarya po itong compound niya na nandito na lahat. Sa kanyang lugar, ano? May mga parentahan siyang mga warehouse dyan. Mga kung gusto niyo magpapintura, magpagawa ng sasakyan, meron po silang mga talyar dito, no? At saka 'yun, marami pa. Maya-maya i-cover natin kung may oras pa si Kabukid, ano po. So ayun, no? Ako lang yung natutuwa rito kay Joel dahil ngayon lang ako nakakita ng ito ng pagproseso ng pag-uuling. So tamang-tama naman nandito tayo na subaybayan natin or nasaksihan natin mga Kabukid. Ayun po, no? Siritin lang po natin yung hose, ano, mga kabukid, dahil nagamit po sa chemical yung ating activator at farmer spread, maselan po sila. So, sabi ko kay Sir Joel, hugasan lang, padaanan lang ng pasada. Saglit, ano po. So, kasi yung pag-i-spray nila ay power spray po yung ginagamit. Hindi po yung rechargeable, yung mano-mano spray. Ito po napakahaba. May git 100 meters po itong post na yan. So, papapasadahan lang ho natin ng kahit 20 segundo. Dumaan dyan yung tubig na irrigasyon na yan. Oh. So, yun. Nakalublub na po yung ating hose, yung sisip-sip. Din dinudugtong na po ni Sir Joel yung itong hose naman na mahaba. At ito naman po ay nalagyan na ng gasolina. Ayan, oh. So, yan mga kabukid, ilalagyan na po ni Kuya ng tali, no, para paanda rin. Chemical, hindi nyo na ho kailangan bumili ng bagong hose. Kailangan nyo lang hugasan, ayan, palabasin nyo lang yung mga natirang residue ng chemical sa hose. Ano po? Kaya lang po mga kabukid, ano po? Kaya maya po, pwede na po yung gamitin at safe na po yung ating beneficial microbes ni activator.
Oh, kanina nakausap ko si Sir Nilo. Kagabi pa pala niya na ibabad. Kagabi pala ibabad. Opo, oo. Hinihintay lang natin magkaroon ng tubig ito para kuwata. Safe na safe yung ating produkto. Yan, ganyan ka. Selan, ano? Pero yan, dahil na padaanan natin ng natural na tubig, bumaba na po yung chemical content niya. So, mga kabukid, ano? Kasama ko po ngayon si Sir Nilo de la Cruz, kung saan siya po yung may-ari ng bukid na ito. Ayan, nilalagyan po natin ng activator at the same time yung nasa likuran namin. Ano po? Ito po sir, gano'ng kalaki? Tama yung ating activator, mga kabukid. Actually, nandun na po sa karito, no? Sa drum yan. At saka may ano kasi yung na-purchase si sir ay 1 kilo and 100 grams. So, si Sir Nilo po, mga kabukid, last wet season, late na kami nagkita, no? Through paring Ariel and paring Rio, no? Ay, nagamitan niya po ito ng Maxi Grow. Tama, sir, no? So, kumusta naman yung nag-resulta nun, sir? Maganda naging ito kalaing umanin ng ganang parami. Tagulan na. Nabagyo pa. So, Maxi Grow lang po yun, mga kabukid. So, ngayon... Naglaman kasi yung gambatok niya, kaya nakakuha ko na... Mabisa. Kaya nakapaglaman hanggang doon. So, yun po yung ginagawa ng ating produktong Maxi Grow. Wala, batok talaga. Dati maiwasan kasi, natin yung ano. Mahabay uhay. Akala puro tulyapis naman. Hindi naman kompleto ng laman. Napepeke ka rin. So ito, lalagyan na natin ngayon ng pasimula. Sa land preparation pa lang, lalagyan na natin ng activator. Ano po? Tapos sa susunod na ilalagay natin, pagka 15 or 20 days old maximum yung ating sabok tanim, i-spray naman natin siya ng farmer's friend para naman yung sa ugat, pamumuno, no? Paghahanda po niya, kumbaga yung developing stage niya, growth, tuloy-tuloy. Yung farmer's friend na po. Ay, alin ba yung in-apply natin? No? Maxi Grow, pang ano yun? Pang-uhay na. Pang-uhay na yun, no? Ilalagay natin yun. Tatlong kon yan. Opo, tatlo. Bali sa ano po, sa isang kilo, ay sa isang ektarya, apat na kilo po talaga nagagamit. Activator, 2 kilong farmers, kasi mag-uulit tayo pagka nasa paglilihi. Yung palay, ano? Mag-uulit-ulit tayo ng isang farmer's friend. Tapos, hahaluan na natin ng Maxi Grow. And then, last application ni Maxi Grow, yun niya. Pagka mayroon ng patanaw. Kagaya nung ginawa natin nung una. So ito, susubaybayan ko na po ito every time na mag-i-spray kayo. At saka padalaw-dalaw na rin po ako dito. Iko-cover lagi natin itong bukid ninyo hanggang sa mai-harvest po. Hindi po kasi ako nakapunta rito nung harvest dahil nagpanabay. Dahil pagka-harvest season talaga, minsan kasi ang inaano nila yung harvester, yung schedule ng harvester. Minsan kasi yung ibang kliyente, tatawag, tapos magkakasabay din ang tawag ay... Doon mo ako pupunta sa unang nauuhang ko. gusto nga tutukulin nung harvester. Pagka tinukol. Bakit kaya ako tutukulin? Kung maulan ng malakas, dumapa. Tama. Mas lalong wala nga anihin niya. Ayun. So, tsaka iba ho yung ano, nagiging MC pagka nagamitan natin. Pagka nakadapa kasi kahit na matindi na yung araw, basa pa rin pagka... So sabi niyo sir, nung bumagyo, medyo humapay siya, pero bumangon uli. Laki pagkadapa niya, halos nakakawandi sa lupa. Talagang ano, no? Pero ito kaya, kamong katabi nyo dyan, ay 1 hectare din. 1.5. Ilan po yung naani? Naka 80 lang yung katabi. Ayun, yung tinutukoy po ni Sir Nilo, mga kabukid, yung katabi po, no? Yung bukid po, no? 1.5 hectares yan, 80 lang po yung naani. So ito po atin, 1.1. Naka 100 plus, 109. Yung average po kaya? Halos doon yun. Halos naka 100 na sa isang hectare. So, kaban.
So yung bigat ng kada kaban nasa mga 58 kaya 57-58. Ayun, no. So mabigat pa rin, eh, dinahanan pa lang bagyo yung mga kabukid. So ganyan po 'yung nagagawa natin, brother. Kaya pa ng sako, no? Kaya nakabigat din pa lang ako. Kaya mas kumita pa ako nung nakaraan kaysa nung tag-araw. So ito ngayon, itong gagawin natin, talagang ipati lupa, i-cure natin. Nagwo-worried siya mga kabukid kasi maraming kuhol. Although napansin ko rin nga naman, so sabi ko magbabawas na rin po siya ng kanyang gamit kuhol, pangkuhol, ano? Dahil may activator na po tayo. Sa mga lahat po na nakakagamit yan, comment lang po kayo sa inbox ng video ito kung ano po yung experience nyo. Pero lagi po yung mga nakaka salamuha ko mga kliyente, lagi nila sinasabi, tabangin mga inyong kuhol. Which is sila po yun na nagsasabi, hindi po ako, ha. Doon po sa mga nakagamit, oh, comment below din po kayo kung ano po yung na-experience sa ating activator. Yun din po yung gagawin natin dito sa bukit ni Sir Nilo. Ito pong kuhol, eh, patatabangin natin yan. Kasi ang kuhol gusto acidic, eh. Pagka acidic po yung lupa, ayan, rampant po talaga kuhol. Nandyan. Pati mga steam borer, ayan, yung tungro, nandyan po yan, ano, lahat, black bug, lahat po ng klase ng insektong makakasira sa palayan nyo, nandyan po yan. Pagka acidic na masyado yung lupa. So ito, i-cure natin sa pamamagitan ng activator at farmer's spread. Mapapansin nyo to, Sir Nilo. Mapapansin nyo yung kaibahan ng tanim nyo. So ano yung variety tatanim natin, Sir? SL8 yan. Ayun, SL8. Oh, magandang magandang umano yan. Hybrid, mga kabukid. Hybrid. Ayun, Sir. Maraming thank you, ha, sa oras na binigay mo sa akin. Tapos, maya-maya, antabayanan natin itong bukid mo na paglalagay ng ating activator. Okay. Thank you, Sir. Activator na po ang laman nito, mga kabukid. Hindi lang po tayo makasampa at baka tumikwas po itong kariton. O, ipakikita ko na lang po sa inyo. Activator po yan. No? Ngayon, kaya hindi po pinuno ng tubig kasi nga po ay itutulak. So para mapuno ng tubig yan, kukuha tayo doon. Yan. Gamit na po ito. Pupunuan po natin ng tubig. So ganun lang po kasimple, mga kabukid. At i-spray na po natin maya-maya dito sa ating bukid. Yan, buong ano po yan, buong trinaktora. Lalagyan na po natin ang activator yan. Maya-mayang konti. Dahil yung portion doon medyo wet. Pagka natubigan po yun, pwede na pong i-spray yung ating activator. Ayan. Piga-piga inyo, Kuya Joel. Piga-piga. Ayan. So, kung makasampot, baka tumikwas yung parito natin. Matapon yung ating activator. Ayan, oh, nakikita nyo po ba sa video, mga kabukid? Ano? Piga-piga ni Kuya Joel. Tapos, pupunuan natin ang tubig yan. Yung po yung power sprayer na gagamitin. Isasampa naman po yan dito. Okay. Yan na po. Hinalong mabuti. Halo. Okay. Yan, kukuha na po ng tubig si Kuya Joel. Ano? Ganyan lang po kasimple. Ayan, mga kabukid, activator po yan. Ano po? Yung nilalagay natin. Ano po? Ayan. Activator na po yung ini-spray natin. Ibaba mo lang, kuya. Yan. May kita 100 meters po itong hose na ginagamit nila sa pag-spray. Ano po?
paligid po ito. I-sprayhan hanggang doon. Ito po'y compost ng 1.1 hectares. Hanggang dyan po sa putik na yan. Oh. Lalagyan po natin ang applicator yan. Panama po itong isang drum. Dito po, ano, mabilis-bilis naman maglakad si Kuya Joel. Ayun na po siya. Tatapusin mga kabukid ang segment natin sa araw na ito, ano po, nasaksihan nyo po yung pag-i-spray, no, ng ating activator sa bukid ni Sir Nilo, at yun po ay dudugtungan pa natin sa ilang araw na nga magsasabog na po sila ng binhe, no, hybrid po yung gamit ni Sir Nilo ngayon. And then nakita nyo po kung paano natin pinalinis yung hose ng sprayer na gagamitin sa ating activator, ano po, so para safe po yung ating mga beneficial microbes. Ayan, Sir Nilo de la Cruz, maraming salamat po sa tiwala. Sa mga gusto rin sumubok ng aming CHC product, pwede po kayong mag-text, tumawag dyan sa number na makikita nyo sa inyong screen at sa aming website na www.elkabukid.com. Diyan, no? Tingnan yung mga bagong updates ng ating CHC product. At syempre, yung aming Facebook page na CHC Agritech Organic Japan Technology, yung aming tinatawag na shop store na linyas. Even yung aming Lazada, sa mga loyal sa Lazada, ito na po yung opportunity ninyo maka-avail ng ating CHC product. Search lang po si El Kabukid CHC. At maraming salamat, no? Patuloy ko pa rin ipinupunod yung ating franchisee na si Mr. Isagani de la Cruz dyan po sa Rizal, no? Barangay Bicos. Available po yung ating CHC product kay Sir Isagani. Hanapin nyo lang po yung kanilang kamalik dyan sa Bicos, sa kanilang kunuhan, ano? May kunuhan po sila dyan. Sir Isagani, maraming salamat po. And then yung ating hub dito po sa natibidad ng Nueva Ecija, maaari din po kayong makabili ng ating mga CHC Agritech product po dyan. Hanapin nyo lang po si Ma'am Briones, no? Siya po ang nag-iintindi ng ating hub dyan po sa Plaza del Sol. Ayan, maraming maraming salamat po. Sa mga subscriber ko, mabuhay po kayo. Salamat sa patuloy ninyong binibigay na suporta kay El Kabukid. Maraming salamat. Sa mga hindi pa nagsasubscribe, please subscribe na rin po kayo. El Kabukid. Like and share na rin po. Hanggang dito na lang po. Ingat po kayo palagi. And God bless.